tama, guys, dahil naboboring na talaga ako, naboboard ako kasi mag-isa lang ako rito sa kwarto. Tapos ayun, naulan pa sa labas, hindi ako makaalis at ayun nga, mag-aalas 7 na pero ko ang tahimik. Hindi ako sanay sa tahimik kasi ang ingay-ingay ko palagi. So ayun na nga, no. Ngayon ay mag-share ko na lang yung mag-share na lang ako ng kwento about sa kung bakit nga ba ang bata ko pa nag-abroad. So ayun na nga mga kicks, 19 years old ako na umpisa ako magtrabaho. 19 years old sa isang factory dun sa Cavite. Halo, lagpas isang taon ako doon na yun. Hindi ko na... Nag-aral naman ako pero vocational. Tapos ayun, 1 year lang yung tinapos ko. Hindi ko siya tinapos ng 2 years. Automotive servicing NC2. Hindi ko siya tinapos ng 2 years kasi sabi ko, pag mag-18 ako, kailangan may trabaho na ako. So, pwede, ano sana, pwede ko sana tapusin yun. Kaso nga lang, ayun, naisipan ko magtrabaho na lang pagtungtong ko mismo ng 18 years old. So, hindi ko na naisip na tapusin yun kasi hindi maganda yung buhay namin. So yun, hindi naman sa mahirap kami sobra. Pero hindi rin naman kami mayaman. Kaya yun. Pero walang nangyari. Kasi nga, alam mo naman sa Pinas na kapag nagtrabaho ka tapos yung pinag-aralan mo hindi ganun ka taas. Eh, ang bagsak mo lang, eh, mga ganun ang trabaho lang. So yun, nagtiis ako sa halagang 315 na per day. Tapos yun, hindi pa kasama ang pagkain doon, yun, gastos ka pa sa pamasahe, hindi ka talaga makakaipon. Halos lagpas isang taon ako doon sa kumpanya na yun at wala talaga akong naipundar kahit ano. So yun, hirap nga akong bumili ng gamit ko noon kahit mga maliliit na bagay lang na gusto ko, hindi ko talaga siya mabili kasi kapos talaga sa pera yung ano eh, hindi mo mabibilter yung gusto mo sa sahod na ganun lang kaliit. So yun, naisipan kong mag-abroad. At bago ako mag-20 ay nagkumpleto na ako ng requirements kasi bale, nakaplano na siya mag-abroad ako ng 20 kasi may mga nakita ko sa Facebook, social media na ang pwede lang mag-abroad patungong Taiwan ay dapat 20 pataas. Pero dati 21 lang siya. Nung may nakita ko na 20 pataas, so yun, nagkumpleto na talaga ako bago ako mag-20. Sinubukan kong mag-apply na, magtanong-tanong sa mga tao kung anong mga requirements. Yung mga sa group chat yun, talagang nagtanong-tanong ako kung ano nga ba ang pwedeng mga requirements na kailangan, kung anong dapat gawin. So yun, so bago ako mag-20, kumpleto na ako ng requirements. At nung nakuha ko nga yung, at nung nag-appointment na nga ako ng passport sa DFA, ay nag-apply na agad ako sa isang agency sa Makati. Hindi ko nababanggitin yung pangalan ng agency, pero nag-apply ako doon tapos walang nangyari. Kasi madalas ang tinitignan nila, masyado pa daw bata. Kahit may experience, yung edad ko daw eh, ano, kasi depende sa agency. May mga agency na hindi tumatanggap ng 20 pataas, kailangan 21 or 22 pataas. So minalas ako noon kasi walang nangyari. Pagkatapos noon, nag-apply ulit ako sa ibang agency. At syempre yung resulta, ganun din, wala ring nangyari. Sobrang hirap po ng dinanas ko. Kaya nga, ayun. Pero nagtiis ako hanggang sa may isang agency na ayun, tumanggap sila ng 20 years old high school graduate. So ayun, nagbaka sakali ako kahit na masama yung mga naririnig-rinig ko about sa kumpanya na in-applyan ko. So go pa rin ako kasi sabi naman ng tita ko, kahit daw pangit yung company mo, importante mapunta ka ng Taiwan kasi may mga alternative naman na pwedeng gawin kung sakaling magsara yung kumpanya. At ayun nga yung nangyari. At ayun na nga, at nakapag-abroad nga ako sa edad na 20 years old sa isang kumpanya na kung saan hindi lang dinagtagal, 8 months lang kami doon. Tapos nilay off kami kasi humina yung ano, parang hindi na siya maganda. Tapos ayun, pero yearly talaga nangyayari yung ganun. Alam ko na mangyayari yun kasi sinabi na ng tita ko. Pero nag-go pa rin ako kasi sabi niya importante na sa Taiwan ako kasi may mga paraan naman na pwedeng lumipat ka na lang ng company. At ayun na nga ang nangyari at nalipat ako ng company. So after 8 months, 2 months ako nagtambay. Hindi naman nagtambay, parang 2 months kami nag-apply, naghintay hanggang sa malipat kami rito sa bago naming company. So ayun. At ayun na nga, at bakit nga ba napakabata ko pa mag-abroad? Ako, isa lang pwede kong idahilan talaga kasi gusto ko na matupad yung pangarap ko. Mahirap siyang gawin lalo't kung wala kang pinag-aralan kasi
kailangan mo lang, pag wala ka talaga nun, kailangan mo sipag, diskarte, tiyaga. So yun. Pero ayun, magtutuyos na ako rito. Wala pa rin nangyayari kasi marami mga bagay na mas inuna ko kaysa dun sa goal ko nung pagpunta ko na rito. So yun, kung gusto mong mangyari o matupad yung pangarap mo ng agad-agad, so ayun, dapat kung ano yung naumpisahan mong goal, continuous mo yun. Kasi pag napabayaan mo yung goal mo tapos may ginawa kang iba, makakalimutan mo. Sayang nilang yung naumpisahan mo. At katulad nga nung nangyari sa akin, ayun nga na may goal ako nun kung bakit ako nandito. Tapos nung napunta na ako rito, nag-iba lahat, nabago. Pero nandun pa rin naman yung goal ko na, at yung gawin ko, gusto kong gawin na, yun nga, magawa ko yung mga bagay na gusto ko, gawin ko yung pangarap ko. Pero ayun, na, medyo na iba lang siya. Pero hindi naman ibig sabihin nun na nawala na yung gusto ko na, yung pangarap ko na, ayun, magkaroon ng sariling bahay. Kasi ang bata ako pa lang, bata pa lang ako noon. Kasi bata pa lang ako, 18 years old pa lang ako, gusto ko na talaga magkaroon ng sariling bahay. At yun nga, dahil sa company na napuntahan ko nung una na pangit, eh nagkasira-sira yung pangarap ko. Kasi na yun, yung utang ko tumagal lang siya ng isang taon mahigit. At ayun nga, hindi ko nabayaran, hindi ko nabayaran lahat ng utang ko doon. Kasi yun, na-layoff kami. At nung lumipat ako, syempre continuous nagbayad pa lang ako. So hindi ko matapos-tapos. At ayun nga, marami pa akong binayaran kaya hindi ako makaipon. Hindi ko alam kung sana, nawa, next year, eh, magawa ko na yung pangarap ko. O kahit yung lupa pa lang. Kasi yun lang naman yung gusto ko eh. Gusto ko lang magkaroon ng sariling ano eh, yung mismo nakapangalan sa akin, sa kahit sabihin na lang, bata lang ako, ganun. Ayos lang kasi, at least, meron akong naipundar, ganun. Mahirap kasi kung nag-abroad ka tapos walang makikita yung tao, nakakahiya. Hindi naman sa nakakahiya, pero parang insulto na rin sa'yo eh. Kasi nag-abroad ka, para saan? Diba? Nag-abroad ka, syempre, dapat may goal yun. Kasi umalis ka ng Pinas, sinakripisyo mo yung pagiging, ano, yung sinakripisyo mo yung pamilya mo, yung malalayo ka sa pamilya mo, yung mga ganun, para sana mapatunayan mo sa sarili mo na kaya mong gawin yung gusto mo na mag-isa. So yun, dapat yun, pag uwi mo ng Pinas, dapat may pagmamalaki ka. Hindi naman kailangan na yun, marami kang pera. Kailangan mo lang may maipundar ka. Kasi yun, yung pera magagastos mo eh. Pero pag may naipundar ka doon, halimbawa, yun, bahay, sasakyan, mga yun, negosyo, at least yung pag-abroad mo, hindi siya sayang. Kasi nakakapanghinayang naman kung ilang taong ka na rito. Tapos ayun, ako, 2 years pa lang naman ako. So yun, sana kung kung magtatrabaho man ulit ako dito ng ilang pa mga taon, eh yun, siguro mag-iipon na ako para dun sa ano. Kasi ngayon, ina-enjoy ko siya muna. Ina-enjoy ko muna siya kasi bumabawi ako sa nangyari. Parang nakaka-stress yung nangyari sa akin nung na-layoff ako, kasi ibang bansa to. Okay sana kung na-layoff ka sa Pinas lang, kaso dito sa Taiwan yun. So yun, nag-abroad ako kasi yun, gusto ko lang talaga magkaroon ng sariling bahay. Bahay lang talaga yung pangarap ko. Bahay, tsaka na yung negosyo, tsaka na yung ganun. Gusto ko lang talaga magkaroon ng sariling bahay. Nakapangalan sa akin, Mark Francis Sabalbarino Bungay. Bahay ko to, ganun. Parang, ang sarap lang sa feeling na may pinangahawakan ka na may pagmamalaki mo. Wala man akong diploma, at least meron akong titulo ng lupa, di ba? Yun yung gusto kong mangyari. Yung may pagmalaki ako sa magulang ko. Kahit wala akong natapos, kasi alam mo yun, yung gusto nila akong pag-aralin, gusto nilang makatapos din naman ako. Pero yun, matigas kasi ulo ko. Sabi ko, hindi ko magagawa yung pangarap ko kung mag-aaral lang ako ng, sabi natin, kumuha ko ng kurso na 4 years. Mahirap naman kasi kung 4 na taon ako mag-aaral imbis na nagtatrabaho na ako, di ba? Kasi para sa akin, sayang yung oras, panahon. Nanghihinayang lang ako sa ganun. So, yun lang. Yun lang naisip ko, ha. Ewan ko lang sa inyo. Ako talaga, gusto kong mag-aral. Gusto kong makapagtapos. Gusto kong may marating din naman. Para naman, syempre, nakakaparoy yun sa magulang na yung anak nila ganito na may didisplay sila sa bahay nila na yung anak nila nakapagtapos ng gantong kurso. Ba? Pero ako wala akong, hindi ko nabigay sa magulang ko yung maging proud sila sa
ano, na may natapos ako. Gusto ko lang ngayon maging proud sila na may narating ako sa pinagagagawa ko. Kaya ngayon, pinuprosige ko na magawa ko yung ginagawa ko. Yung habang nag-enjoy ako, nagagawa ko yung gusto ko, yung pangarap ko natutupad. Gusto ko mangyari yon para naman kahit papano, kahit wala akong yun yung sinasabi kong diploma na ipagmamalaki dapat ng magulang. At least meron akong may pagmamalaki sa, may bibigay sa kanila na pwede nilang ipagmalaki. So, ayun. Yun lang gusto kong mangyari kaya ako talaga nag-abroad ako. Kasi, basta yun na yun eh. Yung, gusto kong matupad yung pangarap ko ng mas maaga. Kasi kung mag-aaral talaga ako, 4 years, maghanap ng trabaho. Ganun din eh. Ganun din yung ending. Ganap din ako ng trabaho. In-advance ko na lang. Pero, yun, kung may pang-aral naman kayo, mas importante talaga may pinag-aralan ka. Pero kung sa sitwasyon ko kasi, hindi ko na naisip talaga yun eh, yung magtapos ng pag-aaral. Mahirap kasi kapag ano eh, yung wala kang plano, yung wala kang pangarap. Kasi, mahirap yung buhay sa Pilipinas eh, kasi hindi mo magagawa yung gusto mong gawin. Kailangan mo talagang mga ibang bansa. Kung wala kang pinag-aralan sa Pinas, mababa ang tingin sa'yo ng tao eh. Mababa ang tingin sa'yo ng lahat. Tingin nila sa'yo, utusan lang, ganito, ganyan. Pag nandito ka, okay lang. Kasi may katumbas na malaking sahod. Eh, dun sa Pinas, mababa na sahod. May insultuhin ka pa, ganito, ganyan. Kasi ganyan ka lang, ganito ka lang. Ganyan lang natapos mo, ganito lang natapos mo, diba? Ito kasi, wala. Hindi nila binabasihan yung pinag-aralan mo. Walang kwenta rito yung 4 years course mo. Kasi magkapares lang tayo ng sahod madalas. Yun ang nangyayari. So, ayun lang. Pero ayun nga, tulad nga ng sabi ko na kung may chance naman na makapag-aral ka, mag-aral ka, magtapos ka ng pag-aral mo, tsaka ka magtrabaho para may pagmalaki rin yung magulang mo. Kasi nakaka-proud yun eh sa magulang yung may pagmamalaki talaga sila, yung pagmamalaki nila yung anak nila na ito ganyan. So kung ikaw nasa maayos ka namang buhay, sa suportado ka naman ng magulang mo, pamilya mo, yun, kung may pang-aral ka, mag-aral ka, huwag mong sayangin yung pera, panahon sa kalokohan lang. Kasi ako talaga gusto kong mag-aral, pero dahil sa sitwasyon namin, hindi ko na naisip yun. So yun, kaya ako nag-abroad talaga ako para naman may maibigay akong sa pamilya ko na pwedeng ipagmalaki nila. At yun nga, yun yung gusto kong mangyari sa susunod na mga taon. So sana nga nawa makaipon na ako at wala man akong diploma, gusto ko ng titulo ng lupa, nakapangalan sa akin, tapos may bahay, diba? Sarap sa feeling nun eh, yung bata ka pa eh, may naipundar ka na. So yun nga lang mga kids, at gusto ko lang i-share yung dahilan kung bakit nga ba ako nag-abroad. Ayun nga, dahil wala akong diploma, gusto ko magkaroon ng titulo ng lupa. So yun, hanggang dito na lang mga kids, at maraming salamat sa panonood sa vlog ko. At ayun, subaybayan nyo pa yung mga susunod ko na vlogs. At kung hindi ka pa isa sa mga kids ko, ay mag-subscribe ka na sa channel ko. At para maging updated ka, ay i-click mo lang yung ring bell sa baba. At ayun, para like and share and comment mga kicks, and don't forget to subscribe to my channel. Pero kinikwento ko lang talaga yung mga naranasan ko, kasi malay mo nakaka-inspired pala, di ba? Sayang naman kung may mga tao pala kung may inspired ng sa ikinikwento ko. Kaya sinashare ko na lang din, kasi sabi nga nila, ang dami kasi talaga nagsasabi rito na napakabata ko raw nag-abroad. So ngayon 22 years old na ako. Dito na ako nag 22. Ayun. 2 years, halos magto 2 years na ako rito sa Taiwan, pero wala pa rin nangyayari. So pipilitin natin, gagawin ko yun. At yun, gusto ko talaga magkaroon ng sariling bahay. So abangan nyo yung mga kicks ang kwento natin, at yung pangarap natin ay tutuparin natin. So kayo, kung may panahon pa kayo mag-aral, kung may pera kayo pang-aral, mag-aral kayo, magtapos kayo, kasi yun yung kayamanan na pwedeng ipagmalaki ng magulang mo sa kahit kaninong tao. So yun lang mga kicks, at maraming salamat. At maraming salamat sa panonood at pagbibigay ng oras sa panonood ng vlog ko. So, ingat.